Kumusta mga ka-Atletico? Maganda ang nilalaro ni LeBron James kapag nakaapak siya sa Madison Square Garden na home court ng New York Knicks. Maraming beses na rin niyang sinasabi kung gaano niya kagustong maglaro sa Garden. Sa isang Instagram story, tinawag niya ang arena na kanyang favorite playground. Habang nasa interview sa Garden, nagbalabal din si LeBron ng New York Knicks towel. Nagpapahiwatig ba ito na gusto niyang lumipat ng koponan o taktika lang niya ba ito para mapilit ang Lakers management na ma-enhance ang kanilang team roster? Pero napapatanong pa rin ang karamihan kung kinokonsidera ba niyang maglaro para sa Knicks? During my free agency period in 2010, it was one of the teams that I looked at, ayon kay James. So I've had that thought in my career, sabi ni LeBron sa isang interview. Pero alam naman nating mas pinili ni LeBron na mapunta sa Miami Heat noon at ang Knicks ay nakuha naman si Amar'e Stoudemire. Pero maganda pa rin isipin kung ano kaya ang nangyari kung mas pinili ni James ang Knicks. Mapunta din kaya sa kanila sina Dwayne Wade at Chris Bosh? Ang Knicks kaya ang magkakaroon ng multiple championships noong 2010s? Pero ngayon, tignan natin ang possible trade para mapasakamay ng NYC si The King. Ito ang proposal. New York Knicks will receive LeBron James. Ang Los Angeles Lakers naman ay makukuha sina Evan Fournier, Mitchell Robinson, Josh Hart, Quentin Grimes, dalawang 2024 first round picks at isang 2028 first round pick. Pwede itong magbigay ng advantage sa parehong team. Hindi laging nakakuha ng legitimate top 10 players sa buong mundo ang Knicks at ang huling beses na nangyari ito ay noong 2010 to 2011 nang makuha nila si Carmelo Anthony. Bukod pa dyan, matapos makuha si OG Anunoby, ang pagkuha din kay LeBron ay mas magpapalakas ng kanilang squad. Magiging deadly ang lineup ng Knicks sa kanilang starting five with Jalen Brunson, OG Anunoby, LeBron James, Julius Randle at Isaiah Hartenstein. Ang Lakers ay masama ang ranking ngayon at ang proposed blockbuster trade na ito sa NYC ay isang nakakatakam na oportunidad para simulan ng Lakers ang kanilang rebuilding phase at iposisyon ang kanilang koponan para sa long-term success. Ang trade package ay substantial na makakapagbigay sa Lakers ng trio of coveted first-round picks. Assets na crucial para sa kahit anong koponan na naghahangad na makakuha ng promising future at mag-rebuild ng maayos. Bukod pa dyan, ang pagdagdag ng mga talentadong young players tulad ni Quentin Grimes at established starters na si Josh Hart na former Laker na rin noong 2018 at 2019 ay nakapagbibigay ng immediate impact as well as long-term potential. Kapag nawala si LeBron, ang Lakers ay pwedeng ibaling ang kanilang rebuilding process sa gitna ng key players nilang si Anthony Davis at talents katulad ni Austin Reeves. Si Mitchell Robinson din ay isang defensive-minded center na bagay kasama ni AD na mas gustong maging power forward. Bukod pa dyan, pwede din i-trade ng Lakers si Davis sa isa pang blockbuster deal kung gusto nilang gumawa ng mas malaking hakbang para sa isang comprehensive rebuild. Ang expiring contract ni Evan Fournier ay makakatulong dito na makakapag-clear ng humigit $18 million sa kanilang budget para sa next season. Ano sa palagay nyo mga ka-Atletico? Pwede kaya itong mangyari na mapunta si LeBron sa Knicks? I-comment mo na yan.